from this day forward, meron na kaming bahay na matatawag namin amin talaga. At dahil dyan, ito pala yung bahay namin. Ah, sorry. Tapos na nga siya. Ito sa mga bahay dito sa area na under construction pa. So, excited na ba kayo na makita yung bahay namin? So, itutour ko kayo ngayon sa aming bagay. Pansin nyo,
So may separate vlog din ako tungkol sa pagde-decorate namin ni Naya kasi siya ang katulong kong nag-decorate niyan. Yung mga gifts, ayan, ano yan? Props. Ayun, so ito, ayan. So ito mga late this year na rin siya nabili. Tapos ni-decorate natin siya na may touch of Christmas. Ang ating dining table ay ito, nabili din natin siya sale. Alam nyo ba, ang original price niya parang nasa 30, pero nabili ko lang siya parang 15. So, talagang nakakabili ako gamit kapag may mga sale. So, ayan, diba? Mura na siya for 50,000. Even tong sofa na to, ang original price niya is nasa 50,000. Pero nung nabili namin siya, 75% off, parang nakuha ko lang to for 15,000. O, diba? Ang laking discount, kaya talagang kahit papaano binudgetan siya dahil sayang yung mga ganong discount kung hindi siya ma-avail. And then, eto naman ang, syempre, si Anaya ngayon, naka-enroll siya. Ang mode of learning na pinili sa kanya is online. So ito, itong unit na to, nagkaroon ng raffle sa office. At sakto, sinuwerte tayo. Nabili ko to for 1,000 na isang set. Yes, promise. Wow. And printer, syempre kailangan natin dahil ito may separate vlog. Ayan, di ba? Naalala nyo? Kailangan to kasi syempre magpiprint ng mga modules. Ito ang study area ni Anaya. Ito, alam nyo to, mga box to na mga gamit na hindi pa siya nasusort. So, might as well gamitin muna siya dahil wala rin naman siyang paglalagyan. Ilagyan lang natin siya ng parang tablecloth, something, ganon. Tapos, yun, naging nag-isa na siyang decoration. And then, eto, nakita niyo to, naalala niyo to, di ba project natin to doon sa decorating yung dati blank space kasi to eh. So, ayan, tingnan niyo, di ba? Naalala niyo, ayan siya. So, ngayon, eto na siya, Paskong Pasko. Hindi pa rin natin siya masyadong na-decorate, pero okay naman na. So, ayan, yung mga gamit dito, so pag black din yung gamit, hindi siya masyadong napapansin at kumakain ng space. And then, yung ating, ayan, ang lanay natin. And then, ang ating bathroom. Ayan, hindi ko na rin masyadong elaborate dahil na-vlog natin siya sa isang separate na video na nandun kung paano natin siya inayos. And then ito, this is the way to the dirty kitchen. So, dirty siya ngayon. Actually, hindi daw nga dapat dirty. Working kitchen. So, hindi naman kami dito gumagamit dito sa space na to. Dito kami mostly nagluluto, nagpre-prepare ng food. So, don't expect na masyado siyang malinis. Pero kung inilinis namin siya. Dahil nga, para sa ito, para sa house tour na ito. So, ito ang ating ayan, magulo siya. Ito lang siya ngayon. Ayan. So, yun lang. Dito, napansin nyo rin to na hindi pa siya ganun kaayos nung nag-vlog si Naya nung Christmas last year. So, ngayon kahit pa paano, kasi maputik to pagka nababasa, maalikabok, kaya hinashtag gold din namin na mapatilesan siya. So, dito rin kami naglalaba, kaya magulo siya. Tapos, yung mga gamit namin na hindi pa naayos, dito rin siya nakatambak dyan sa isang secret compartment sa taas na hindi ko na ipapakita dahil, promise, ang gulo niya. So, yun lang dito sa baba. Ngayon, punta naman tayo sa taas. Okay, let's go! Okay, so dahil tapos na tayo dito sa baba, so samahan niyo ako, tara, punta tayo sa taas. So yan, yung mga DIY decorations din natin. Ito, maalala niyo yung isang video. Ito yung finished product. So dito natin siya nilagay. Then, going up. So ito, if mapapansin niyo, itong space na to, nilagyan namin siya ng mga phrase. So, thankful, grateful, blessed, home.
So, ito, nabili ko lang din siya. Sale ko sa handyman. At 50% off. So, di ba? Why not? And then, ito, may nabili kami ng lighting fixture na hindi namin kasi siya pinili na sobrang haba. Actually, challenge din bago siya nailagay dyan. So, yan. Yan pa lang yung mga few additions. Space na to, ginawa namin siyang altar. So, wala pa kami masyadong mga pwedeng ilagay dito. So, meron lang kami Holy Family, yung cross. And then, sa space na to, ito yung existing na window. So, what we did is naglagay kami ng parang glass stickers para hindi naman siya masyadong mag-penetrate yung light tsaka hindi rin kitang-kita yung nandito sa loob. Again, ito yung project natin. So, here we are sa hallway. Ito yung naalala nyo dun sa empty house tour natin na sabi ko, pwede tayo dito magsaya, mag-cha-cha, ganyan. So, ito yung space na ito ngayon. And then, gusto nyo, una natin pasukin yung kwarto ni Anaya. So, if maalala nyo, sabi ko, ang pangarap ko ay magkaroon to na bonggang-bonggang cortina, yung mga pintana. So, yun yung talagang na-achieve namin dito ngayong year na to. Kasi syempre, waiting siya para hindi masyadong pumasok yung sunlight. Eto, tara. Simple lang siya. Hindi pa rin siya ganun katapos. So, work in progress. So, welcome to Anaya's room. Hindi siya ganun kalaki. So, baka mapansin nyo, akala yung malaki. Hindi siya ganun kalaki. Eto. Toys niya. And, eto, galing dito sa lumang inupahan namin. So, dahil hindi pa rin naman kami nakabili ng masyadong gamit. So, ginamit pa rin namin siya dito. Ito lang yung addition. Ang kanyang cabinet. Tapos, ito, hindi pa siya masyadong ayos eh. So, dahil wala rin makang paglalagyan, so dito muna namin siya nilagay. So, ito lang din yung room na may aircon. So, minsan dito kami lahat natutulog. Okay. At, syempre, ito yung masabi ko sa inyo. Yung room namin mag-asawa, the master's bedroom. So, simple lang din siya, wala pa rin masyadong kabonggahan. Naglinis lang kami ngayon, kaya siya malinis dahil merong bisita. So, tara, pasok tayo. Welcome to the master's bedroom. And then, ito. Kung mapapansin yung mga old videos dun sa inuupahan naming bahay. So, we have this. And, same yung mga throw pillow. Dahil hindi na siya mag-match dun sa sala sa baba, kaya dito muna namin siya inilagay. Pero one of these days, baka ibenta ko rin to. So, sino may gusto sa inyo, comment down below. At, eto na naman ang ating kurtina. So, pinili namin yung blackout curtain kasi yung sunrise dito kasi nanggagaling. So, ayan. Yan yung view. So, ayan. So, pagka ano kasi mainit, nandyan yung nagmula yung araw. Kaya ginawa namin na ganito siya para kahit late kami magising, okay lang. And then, syempre, ang ating bed. So, ito, galing din to dun sa luma naming inupahan. At, very challenging ang pagkakaakyat nito. Kasi, yung stairs, medyo makitid siya. Medyo malapad to. So, alam nyo ba kung paano siya naiakyat dito? So, kinailangan pa namin siyang hatiin sa gitna. Tapos, pagdugtungin dito sa itaas. May mga bakal na siya sa ilalim. Na-opera na tong kama na to. Tong bed frame na to. So, ayun. Kaya meron kaming kama dito. Ito, cabinet ni Gary. Cabinet ko. Para walang problema kung magulo yung damit niya, kung magulo yung damit ko, igisa kami ng cabinet. And then, ang ating toilet, ang bathroom. So, ito na tour ko naman kayo na before, nung pinakita ko sa inyo yung
DIY project na paano natin siya aayusin. So, ayan. Very basic lang din. Naglagay lang tayo ng shower curtain para na merong division. And then, sa ating last room, hindi ko na kayo masyadong i-tour sa loob. Parang sneak peek na lang ang ibibigay ko sa inyo kasi may gulo siya ngayon kasi naging isa siya parang bodega at yung mga gamit namin na hindi masyadong ginagamit sa araw-araw, nakatambak siya dito. Ayan, so ayan. Sneak peek lang siya. Okay. So, mga ka-others, yun lang. Salamat sa inyong pagsuporta sa aking channel. Nawa ay naging masaya kayo sa aking muting papasko para sa house tour na ito dito sa aming simpleng tahanan. So, masasabi ko lang, what makes a house a home is not kung ano yung meron sa house, kundi kung ano yung pagsasamahan na meron sa isang bahay. Kaya, di ba, nothing feels more than being at home. So, di ba, it's nice to be home all the time. So, yun lang. Thank you for watching!